pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito, agree ako dyan. Mahilig ba kayong kumain ng talaba? May isang lugar sa Zamboanga, Sibugay na talagang masasabing masarap at malalaki ang kanilang talaba. Mamaya po makakasama po natin si Ka Dodoy, kaya abangan niyo po yan. Ito ang agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Ang ating mga kasama ay galing pa po sa malayong lugar ng Zamboanga, Sibugay. At siya po ang chairman ng COMFAS at Ramon Magsaysay Awardee 2021 nga po. Kasama po natin si Roberto Balon o Ka Dodoy. Hello po! Hello po! Magandang araw po sa ating taga-subaybay at nakikinig at naka-subaybay sa ating programa. Magandang programa na agree ako dyan. So magandang hapon po sa ating lahat at lalong-lalo na sa mga nasa studio. Hello sir! Naku, matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-usap at nakapagkwentuhan. Oo nga. At sa tingin ko mas magandang pag-uusapan natin ngayon dahil magka-agree tayo dito sa pag-uusapan natin ngayon na isang magandang ginagawa namin dito sa Zamboanga, Sibugay, isa sa mga nakatulong sa amin sa ng panahon ng pandemic. At yan ang ating uusapan ngayong araw. Opo, sir, itong sinasabi niyo na nakatulong sa inyo sa pandemic ay talaba. Nung mga nakaraang beses na nakausap ko kayo, talagang binibida niyo sa akin itong talaba. Paano kayo natulungan ng talaba? Ang talaba sa dito sa Zamboanga, Sibugay ay isang background, maising background. Ay hindi naman talaga na mayroon dito sa Zamboanga, Sibugay. Ay dahil lang po sa isa sa mga dahilan kung bakit siya ay nagkaroon kami. Nung nagtatanim kasi kami ng mangroves, kung napanood nyo sa iba ko pang mga programa, na habang nagtatanim ng mangroves, siyempre dapat may kabuhayan din kaming maitatag. At isa, maliban no, sa pangingisda, isa sa mga aquaculture, ang aquaculture din ay tinutukan namin. At isa nga itong talaba sa nakita namin napakaganda hanap buhay dahil sa maganda ang aming lugar at ang akmang-akma sa pagtatanim ng talaba. Kaya nung panahon ng mga 2001 ay nag-introduce ako dito, ako mismo na sabi ko dahil doon sa mga seminar at mga pag-aaral na ating pinag-atina natin ay nakita natin ang lugar pala ang Zamboanga, Sibugay, itong kabasalan ay napakaakma para sa talaba. Kaya sinimulan ko yon na project. Tapos sir, from 2001, paanong nagkaroon ng anong contribution ng COMFAS dito? Noong 2001 habang nag-organize kami ng mga mangingisda ay isa yan nga sa nakita naming isang opportunity sa livelihood itong talaba farming. Katunayan nga nang mapakilala ito noong 2004-2005 dito sa aming probinsya ay lalong sumikat dahil sa kanyang ayon sa kanila at ngayon din may mga bisita tayo na napatunayan na masarap ang talaba namin dito, malalaki at mataas ang demand. Kaya nung nag-pandemic, ay isa ito sa nakatulong sa amin na instead na
dahil hindi kami makalabas o hindi makapag hanap buhay sa ibang doon sa labas. So itong talaba ay tinututukan namin at nagtanim kayo ng tanim ng talaba, nag-harvest ng harvest. So parang hindi namin naramdaman na may lockdown or may COVID. Mm-hmm. Yun, isa sa, dahil malakas, dahil nga, sabi ko kanina, masarap at malaki yung mga talaba namin dito sa Zamboanga, Sibugay. Hanggang ngayon, in demand na in demand. At may mga celebrities na dito na pumunta para tumikim na ng ating talaba. Mga isa talaba? Dyan nga si, para tumikim na sila ng mga talaba. Sa dyan niya pumunta din mga sekretary ng Department of Agriculture, mga celebrities, mga artista. Yan ang nagpapatunay. Opo. Pero sabi mo, sir, hindi talaga kayo nagtatanim ng talaba. Pero pinasimulan mula noong 2001. And then, alaman natin na maganda pala at bag-akma ang talaba dyan sa inyong lugar. Tama ba? Opo. Dahil sa kadahilanan na nalalaman natin na akmang-akma ang talaba dito sa aming lugar, dahil doon sa mga pagsasanay na binigay sa atin ng Department of Agriculture, yung DFAR, alam naman natin na yun sila ang may pinaka-technical na mayroon about sa mga fisheries, no? At doon sa mga technical na binigay yung mga pag-aaral at na natutunan ko. So, nakita ko na ang talaba pala ay kailangan niya ng yung unang-una, yung dapat yung nasa bunganga ng mga ilog, yung may mataas na salinity pag high tide o pataas ang tubig, at tuwing low tide ay magkakaroon din ng mga may tabang dapat. At yung mga kalmadong tubig, at siyempre maraming mga minerals since ang aming lugar ay sa pagdami ng mga mangroves at sa pagdami ng mga pangangalaga sa kalikasan, so hindi wala ng pollution masyado sa tubig yung mga tulad sa mga mining dahil nasasala ng mga mangroves at yung mga dumi ng mga kung ano-anong mga chemicals galing sa mga kabahayan ay nasasala ng mangroves, kaya doon na gumanda at nagiging masarap at maganda ang tubo ng talaba sa aming lugar. Opo. At sabi mo, pandemic ay hindi nyo naramdaman dahil nagtanim kayo na nagtanim nitong mga talaba. Paano po ba ang pagtatanim? Saka anong klaseng talaba po ba itong tinatanim natin, sir? Yun nga, ang magandang tanong nyo, Miss Ami, no? Ang pagtatanim kasi ng talaba, ang alam ng karamihan ay tatlong uri lang yung ornithodes ang talaba farming. Una, yung sticking method. Yung kung saan yung sa usok or mga kawayan na pinapatayo, doon kumakapit yung mga talaba at doon inalagaan. Kaya kung makikita mo sa ibang lugar, marami kang makikita ang mga nakatusok na mga kawayan, bamboo poles. Tapos mga talaba sa gilid. Doon. Yun ang una. Ang pangalawa, yung hanging, yung pahalang, yung rafting, yung floating, no? Na, sa mga tali. Tapos, ang pangatlo, yung broadcasting, yung mga naglalagay sila ng mga kahoy o mga bato sa buhanginan para doon dumapo at tumubo ang mga talaba. Pero itong sa atin sa Zamboanga, Sibugay, iba. Kasi gardening, yung mga ang mga talaba ay nilalagay natin doon sa putikan parang mga kamuti na tinatanim natin sa putikan at doon sila tumutubo at nanganganak at dumadami parang saging na nagkakaroon ng maraming shoot or saha. So ang tawag namin dito, talaba gardening. Yan. So kakaiba siya. Opo. At ang naging result, pasar malalaking talaba. Sir, doon sa gardening, binanggit natin sticking, yung sa rafting, saka doon sa root. Ano yung pinaka, kumpara doon sa gardening, ano po ang advantage ng gardening doon? Sa tatlong metodo na gumitin. Opo. Ang advantage kasi ng gardening ay madali mo siyang maalagaan dahil wala kang masyadong gastos, hindi ka na kailangan ng tali, hindi mo na kailangan ng mga kung ano-ano pang mga materials diyan. So sa put, hanapin mo lang talaga yung magandang putik, yung mababaw na putikan, tamang-tama lang yung lambot ng putik. At siyempre, yung mga malapit sa mga mangroves. So, mabilis siya lumaki. At saka, nakukuha talaga ng tamang sukat ang talaba sa loob ng
tatlo hanggang apat na buwan. So, umaabot na siya ng mga 3 to 4 inches ang laki niya o haba. Oo. Oh, ganon siya kabilis. At ang klaseng talaba na tinatanim namin dito ay dalawang ore. Marami namang klase ng talaba sa Pilipinas mayroon tayo, pero dito yung dalawang ore ang tinatanim namin, yung kukong kabayong talaba, yung oblong or yung tawag namin dito singkoong. At yung isa ay talabang chinilas, yung pahaba, parang chinilas. Ayun, yun po. Sir, ano pinagkaiba nung, tama ba ako, kukong kabayo dun sa slipper oyster? Kasi yung slipper oyster, medyo familiar ako at na-feature natin yan sa BFAR. Nung nakaraan, nung meron silang mga nakalagay dun na slipper oyster. Pero itong kukong kabayo, ano ito? Yung oblong, yung parang pabilog na ano, na palalim na talaba, yung kung nakikita mo isang bilog siya na talaba tapos palalim yun ang talukap niya. So yun ang ano, ang maganda sa ano, sa yung kaibahan ng talaba, yung kukong kabayo. Yung chinilas kasi pahaba. Opo, pahaba. So yun ang dalawang tipo namin, oo. So ngayon naka-imbento rin kami dahil sa gardening ay mas mabilis naming na madali siyang i-harvest. Saka nagiging sustainable kasi habang lumalaki sila doon sa putikan, so nanganganak yung mga saha, yung mag-harvest kami ay yung malalaki lang kinukuha namin, yung in-harvest. Tapos yung mga maliit na iiwan doon at yun ulit ang itatanim namin. Hindi katulad nung sa yung nasa ano, nasa tali na harvestin mula tapos magsisimula ka ulit sa zero. Yun po. Yung sa yung may naiiwan, kaya tuloy-tuloy yung paglaki at sa kapagdami nila. Kadodoy, gano'ng katagal galing dun sa yung binhi hanggang sa pag-harvest? Yun nga, may dalawang process ya, o dalawang pamamaraan na ginagamit natin. Una, yun usually na ginagamit sa lahat, may tinatawag tayong mga spot collector. Ang ibig sabihin nun, yung manghuli ka muna o magpapaitlog ka ng mga talaba at yung mga itlog na talaba ay may kinakapaitan. Yung mga empty shells or mga sanga ng kahoy tulad ng pagatpat at mga sanga ng mga bakawan, yung mga nalalanta instead na inahagis dun sa gilid. So nilalagay namin dun sa isang lugar tapos nilalagyan ng mga malalaking talaba, yung breeders. Tapos after 2 to 3 months, so marami na yung mga malaliit na talaba doon na kumakapit, yun ang dadalhin namin sa grow out area namin at 3 to 4 months ay ma-harvest na. So, uy, mabilis. Pero, At ang ipangalawa naman, yung may mga similya na mismo sa loob ng mangroves na wala kaming malay na tumutubo na palang maraming similya sa loob sa mga ugat ng mangroves, yun ang kinukolekta namin na umaabot na ng mga 1 to 3 centimeters. Then, yun ang nililipat namin doon sa putikan, sa gardening. After 3 to 4 months, yun, hina-harvest na namin. Yun din ang ano ang ginagawa namin. Hindi ko kami nagsisimula doon sa mga hanging or staking. Doon kami talaga nagsisimula sa pagpapaitlog or pagpapa spot collector doon. Sir, paano yan? Kasi pagka gardening, tama ba ako sa understanding ko, no? Nakaangat sila. Unlike doon sa staking, nasa ilalim talaga sila. Ito nasa may putikan, di ba? Hindi ba sila mas ano sa predators? Mas lapitin ng mga predators yung mga talaba natin. Para natin pinoprotektahan yung mga talaba natin. Oo nga. Yung hanging ay ano, minsan dinadapuan yun ng mga lumot or ng mga predators yung mga isang kumakain din ng maliliit na mga itlog na, or mga talaba. Yung pangalawa, yung speaking, ganun din. Pero itong planting or gardening namin ay hindi masyadong nakakain ng mga predators kasi nasa putik siya. Nakabaon siya sa putik, yung nakalabas yung mga ano niya lang, yung mga labi ng talaba. Kinabaon namin yan after 1 month to 2 months, so lumalabas na yan sila, so lumalaki siya. Parang hinahabol nila yung putik na hindi sila matabunan, so mabilis silang lumaki. Yung area kasi minsan may pag umaalon-alon or bumabaha sa mga bunganga, may malakas na siltation. Kaya hindi natatabunan yung talaba dahil kumpul-kumpul sila sa lugar. So yung mga putik na akmang tatabon sa kanila, so pinaklaklap nila yung kanilang
lockup yung talaba ng ano yan, nagbubuga ng tubig, so nalalayo yung mga swell na para mag ano sa kanila tatabon. Yun po ang maganda doon. Oo. Saka ang maganda doon, natural way. Talagang yes, natural way. Ilang tao po ang nagmamanage ng inyong taniman ng talaba? Mayroon kaming association na sa itong aking kapunungan sa Gamay Mangista sa Concepcion ay mayroon kaming nagsimula kami sa 36 na membro ng aming asosasyon. Yun din ang ibinalik namin noon na hindi na sila original actually, pero itong mga bago naming membro ngayon, ibinalik ulit namin yung parang original numbers na magsimula nung talaba. So 36 members. So ngayon, umaabot na kami sa 100 mahigit sa tulong ng iba't ibang ahensya at ng mga partners. No? Ang ginagawa namin dyan, binigyan kami ng isang lugar doon ng local government unit kasi nasa batas naman yan na kami mga mangista ay unang may priority sa paggamit ng mga ating mga karagatan doon sa loob ng ating munisipyo. At yun, nabigyan kami ng 12 hectares ng aming LGO, na nasunified or na survey siya na para lang doon sa mga talaba. So doon kami. At ang pamamaraan namin doon ay nag-clustering kami. Sa bawat isang cluster, mayroon kaming 10 hanggang 12 membro at sila yung isang grupo na binigyan ng puhunan. Sila din yung magbabantay sa loob ng isang cluster ay may isang guardia doon, retention, delay na magbabantay hanggang sa mag-harvest sila. Yun ang ginagawa namin doon. At yung pag-harvest sa amin din, yung walang kapasidad na magbinta, walang buyer, para ma-ensure na may kita sila talaga araw-araw, ang asosisyon ang bumibili para sa kanila at ang asosisyon na rin ang bibinta. Sir, paano ang pag-harvest ng ating mga talaba? Paano ito sinasagawa? Paano ang proseso? Yun nga. Pag nag-harvest na ng talaba, ay pumupunta ka talaga sa putikan at pinipili na lang yung mga mature, yung halimbawa pag sabi namin ngayon ang order sa atin ay big size, yung 4 inches hanggang 5 inches yun ang harvestin natin. So yun din ang inaharvest ng may mga may-ari ng talabahan, yung mga gardening. Pag sinabi namin na 3 inches lang lahat yung regular size, yun din ang inaharvest. So araw-araw yan sizing talaga. So bali sir, sizing yung inyong basihan sa pag-harvest? Oo. Depende ang katulad din niya ng mga ng mga isda, yung pagka-harvest ng talaba. Pinipili yung gusto ng customer. No? Oo. Halimbawa yung buyer, yung may dalawa kaming uri din ng customer, yung local, ibig sabihin yung mga bahay-bahay o mga dito lang yung mga nagse-celebrate ng kanilang pag may mga occasions, no? Mm-hmm. Yung pangalawa, yung may mga restaurant or yung may mga tindahan ng makainan. Makainan, or mga ihaw-ihawan. Yun ang mga... Naku, ang sarap pala ba na talaba pag iniihaw? may ihaw-ihawan, yun ang bumibili sa amin yung mas medyo malalaking talaba. Yun naman yung mga, dito lang mga local, yung mga regular or yung halo, yung tawag namin dyan ay rambol. Yun. Yun ang pag-harvest ng talaba. At madali lang sa gardening ginagawa. Kasi sa sa staking, inaano nila yun, pinuputol-putol nila yun dahil nasa malalim yun na lugar na yung kawayan. Oo. Sa inyo po, paano yung nakalubog sa putik? Oo, yun. Hindi siya nakalubog doon, nakapatong siya sa putik, parang yung nagtatanim ka ng sugar cane or ng kamuting kahoy, itatanim mo siya tapos diba tutubo yung may dahon. Okay. Sa amin ganun din, itatanim mo yung kalahati ng talaba, yung mga similya. Kung halimbawa kung ang similya mo na ititanim ay 2 centimeters or 2 cm, so at least mga 1 cm yung nakabaon sa putik. Yun ang pagtatanim. Yun nga lang, maputik pag nag-harvest at magtanim. At saka, malalim yung dinadaan ng putik. Pero yung tinataniman ay namin yan. Kinukumpak ng konti. Parang kung sa mga mayan ay inaararo, ito naman sa amin ay pinapatigas na ng konti yung bagong taniman.
Opo. Ah, so may ganun pa palang preparation. Sir, magkano naman ang bentahan ng talaba dyan sa inyong lugar? Sa ngayon ay murang-mura lang. Pag nasa 25 to 30 pesos lang per kilo dito sa farm gate namin. Oh. Oo. Pero nakakapag-benta kayo sa labas na? Kaya na? Pag sa labas na, yung bumibili sa amin, pag sa labas na, nasa mga ihawa na o sa mga merkado, iba na naman ang presyo. Nagtataas siya ng mga 30 to 40%. Mm, 30 to 40% di kung galing sa 30 pesos eh mga ano na yan nasa 40 to 50. Oh, ganun siya, ganun. Mm. So maganda, maganda ang ano niyan. Dito sa dito kasi sa Luzon, marami nang nasisira ng mga area kung saan nakatanim ang mga talaba. Kaya ngayon ay ang BFAR ay gumagawa ng solusyon para mapadami pa ulit yung mga talaba dito, Sir Gadodoy, no? So, ginagawa nila, nag-award sila ng mga binhi ng talaba, tapos kukunin ng mga farmer, yun yung paparamihin nila. Pero dyan naman sa area nyo, maganda na yung culturing ng talaba dyan, eh. Oo nga. Sa amin din, ganun din ginagawa namin. Na nagtuturo kami, hindi kami nagdi-disperse ng talaba sa ibang lugar. Ang ginagawa namin, nagtuturo kami sa yung programa ng aming association at ng partners naming mga NGO at mga institutions. Nagtuturo kami sa mga katulad naming maliit na mangingisda sa mga cooperatives and association. Paano sa kanilang lugar na magtanim ng talaba sa tingin namin na nasuitable yung area or kaparehong-pareho sa aming lugar. Tinuturoan namin sila tapos pag tapos ng turo, binibigyan namin sila ng mga breeders or binhe, tapos sila na ang magpaparami. Or kaya, pinapupunta namin sila sa aming lugar para manguha ng aming technology or kumopya or mag-aral. Mm-hmm. Yun. So ngayon nga, may project kami dito na tinutulungan kami ng MINDA, yung Mindanao Development Authority at ng SEPDEC para magkaroon ng mas madali ang magparami ng talaba. Itong talaba hatchery dito sa lugar gagawin. Yes. Para mas magaling talaga yung pangunguha ng similya. Mm-hmm. Sige, Sir Kadoday, mag-break po muna tayo. Pero sa ating pagbabalik, pag-usapan pa natin itong talaba. Marami pa tayong may himay dito sa masasarap na talaba. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kay Gomez. At ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba gumawa ng hibiscus tea gamit ang hibiscus flower. Alam niyo ba, isa ang hibiscus tea sa aking paboritong inumin. Dahil ito ay maraming benefits, ito ay napaka-healthy, at ito din ay sobrang masarap. So, ano nga ba ang hibiscus? Alam niyo ba, ang hibiscus ay nanggaling pa sa hibiscus plant at ito ay matagal nang ginagamit for medicinal purposes. Kaya naman, tutukan po ninyo kung paano nga ba gumawa ng hibiscus tea. Ako po ulit si Kay Gomez at kaya natin to. Sa paggawa ng hibiscus tea, kinakailangan natin ng hibiscus flower at hot water. Kinakailangan din natin ng strainer para ma-brew ng maigi ang ating hibiscus flower. Ngayon naman, ang unang step sa paggawa ng hibiscus tea ay kinakailangan natin ilagay ang hibiscus flower sa isang strainer para ito ay ma-brew. Kinakailangan din natin ng hot water para ma-brew naman ng maigi ang ating hibiscus flower. Ngayon, kinakailangan lang natin hintayin ng 3 to 5 minutes ang ating hibiscus flower para ito ay magkulay pula at ma-brew na ito ng maigi.
Ngayon naman, kapag ito ay nagkulay pula na, pwede na natin kunin ang strainer. Ganun lang kadali ang paggawa ng hibiscus tea. Diba? Napakasimpleng gawin at ito pa ay maraming benefits. Alam nyo ba na ang hibiscus tea o ang hibiscus flower ay mayaman sa antibacterial, antifungal at anti-inflammatory properties na mainam para mabawasan ang iba't ibang sakit sa katawan. Salamat po sa inyong panonood. Sana ay marami po kayong natutunan at sana po magawa ninyo sa inyong bahay ang simple steps ng paggawa ng hibiscus tea. Ako po muli si Kay Gopez at kaya natin 'to. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama ko pa rin po si Kuya Dodoy at tuloy-tuloy po ang kwentuhan tungkol sa talaba. Ngayon na pag-usapan natin Kuya Dodoy. Ano ba yung mga kadahilanan kung bakit parang sa nabanggit ko na kanina no, yung B-Farm may mga proyekto sila para mapadami ulit yung talaba kasi parang yung mga lugar kung saan pwedeng magtanim ng talaba yung nababawasan, tama ba? Opo, actually hindi naman na literal na nababawasan yung pagtatanim ng talaba. Bagkus tumadami ang mga nagtatanim ng talaba sa lugar. Pero ang nangyayari diyan dahil yung may mga pangyayari minsan na hindi natin na inaasahan yung tulad ng may mga bagyo, so nasisira yung mga talaba farming area, so yon isa yan sa mga kabawasan. At ang pinakamatindi doon itong pagdating na may mga red tide sa lugar, so kahit marami kang talaba, alam naman natin na yung red tide ay pag may ganun, kahit marami kang talaba dyan, gaano kalawak yung talaba mo sa isang lugar o sa isang probinsya, sa isang bay o sa isang coastal area. So, bawal ang pag-harvest at pagbibinta. Yun kaagad nagbibigay ng advisory yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, central natin or regional, na sa panahong ito ay bawal mag-harvest ng mga ganitong uri ng mga halamang dagat dahil may red tide. Isa na dyan yung mga talaba. So, yun, doon nakakulang ng supply. At ang kagandahan dito sa amin, sa Sambuanga Sibugay, ang advantage namin, hindi ako kami nagkaroon ng ganong red tide sa Sibugay Bay, no? Sa Sambuanga Sibugay. Maliban doon sa kabilang probinsya namin, ngayon nga may occurrence or may advisory doon ng red tide, so malapit na ma-lift up nyo. So, isa yan, kaya pag na isa yan ngayon sabi nila marami daw talaba sa Sibugay, bakit pag na-urbet tayo minsan kinukulang? Yun nga. Dahil pag nag-red tide dito mga Karatig probinsya namin at yung mga ibang lugar dito kumukuha sa amin para hindi maputol yung supply nila doon. Yun ang kaibahan natin o advantage natin. Opo, maganda talaga yung location mo diyan, Kadodoy. Yes. Dahil yan sa gawa namin na naprotektahan yung aming environment at sa pagtatanim ng maraming mangroves, kaya naging malinis at nasasala lahat ng mga sinabi natin kanina ng mga toxic o mga chemicals o anumang mga pwedeng makarumi sa kapaligiran, kasama na yung red tide na yan. Opo, kita nyo naman yung hindi advantage eh, pero yung role na ginagampanan ng mangrove sa ating dagat, di ba? Kung lahat, kung naibalik yung mga mangroves natin no, sa buong bansa, hindi tayo maapektuhan ng red tide. Makakain tayo ng buong taon at buong panahon ng ating mga gusto na talaba, yung mga tahong, di ba? Yan yung mga talagang affected pagdating po ng red tide. At saka maraming
source ng pagkain ng mga planktons at saka mga organic matter or mga yung organic matters or mga abono or mga pagkain, mga lumot para pagkain ng talaba dahil sa pagdami ng mangroves, yung mga maraming mga kung anong mga microorganism o mga iba pang halaman na naninirahan sa loob ng mangrove na siyang nagbibigay ng pagkain sa mga talaba. Yon ang role ng talaga pag maraming mangroves at naalagaan yung ating mga kabakawan sa Pilipinas. Okay. Maraming opportunity. Kaya nga yung kampanya natin na magtanim po sila ulit, magbalik ulit sila ng mangroves kasi kailangan natin yan para mapanatili na malinis ang ating mga karagatan. Tama, tama. At para maiwasan yung tinatawag nating mga red tide sa lugar, hindi naman ibig sabihin na walang red tide dito sa amin. Mayroon naman, pero yun nga, sabi nga ng pag-aaral, yung red tide kasama na talaga sa environment. Pero kailangan, hindi siya dadami para hindi siya maging toxic o kasi lahat ng bagay pag sobra ay nakakalason at nakamamatay. Yung ibig sabihin. So nakokontrol yan ng ating mga mangroves, yung pagdami ng red tide. Ang kasi kala nating red tide masama, hindi masamang red tide. Kasama yan sa ecosystem kung pagkain ng mga shears. Pero umami sila, so siyempre nagiging toxic. Opo. Ayan. Sir, pag-usapan naman natin, paano ba yung tamang proseso para maging safe ang ating pagkain ng talaba? Kasi minsan mababalitaan mo, kumain ng talaba, sumakit ang tiyan, di ba? Ano ba yung tama? Depende po sa preparation o tibay ng sikmura ng gustong kumain ng talaba. Hindi naman tayo nutritionist or doctor na ano ba talaga ang tama, pero based on experience lang natin, dahil sabi ko nga, pag tinatanong ako, saan ba tayo nag-graduate? Bakit? Sabi nila, marami daw tayong alam. Sabi ko, sa UAE ako nag-graduate. UAE, ibig sabihin yung UAE, University of Actual Experience. Yun po. Experience namin ang pinakasipat, malinis at masarap na pagkain na o pag hahanda ng talaba para kainin. Una-una, yung ihaw. Tapos, yung steam, yung pakuluan mo sa tubig, tapos ibababad ng ilang segundo. Yun. Tapos, kilawin. Tapos, yung pwede rin. Tapos, gusto mo rin yung may mga palaman na iba't ibang uri ng cheese, no? May mga prutas, may mga gata, pwede din isabaw para doon sa mga bagong panganak na mga hayop natin ipakain sa mga sa lalong-lalo na sa mga mga nanay, no? Mm-hmm. Mga bata. Depende po sa pag-prepare. Pero bago 'yan gawin, kailangan linisin yung talaba, ibabad muna siya sa malinis ng tubig para maalis yung mga putik kung pwede mga 2-3 oras para maalis muna yung mga putik sa loob ng kanyang katawan na ibubuga niya ako sa lalagyan ng konting suka or konting patis yung tubig na sa planggana para mairita siya. So susuka niya yung mga tabi sa mga kumakain, susuka niya yung mga mga nilalaman niya doon na mga kung ano, so para tapos nung malinis siya, pwede mo na siyang iluto dahil wala na siyang putik. Yun ang mga sikreto po namin. Nilalagyan niyo po ng suka. Kunti lang. Ikaw, 1 litrong tubig, patakan mo ng mga 500cc na suka. So, mairita na yung talaba. So, ipapalabas siya na yung mga pagkain niyang hindi pa natutunaw niya sa loob ng kanyang katawan. Bago sa akin yun ah. Susunod sasabihan ko yung nanay ko. Nailigyan pala ng suka. Kasama yun po talaga tubig lang eh. Tubig lang. Ilagyan ng suka para, siyempre, pag may tubig, bubuka yung talaba, hihigop niya siya doon. So pag may kasamang suka na hihigop niya, so ibabalik niya ulit. So parang tao na hindi nagustuhan yung kapaligiran niya, hindi maganda ang amoy, so magsusuka. Diba? So ganun yun. Ganun ang ginagawa namin based on our experience. Oo, sige. Susubukan ko po yan, Kadodoy. Ay, bago ako natutunan doon sa ano. Pero, sa Kadodoy, kasi meron kami dito nabibili, yung nakatanggal na sa shell. Sa inyo ba ginagawa din mga yun? Ginagawa din namin yan. Yung isa sa mga umorder sa amin ay yung gusto nila yung tanggal na sa shell. Kasi kinikilawin nila, yung iba din pang sahog sa pansit, pang sahog sa gulay.
Isa din yan, mga 30% ang aming production ay ang tawag namin dyan, fresh meat. Mayroon din kaming bagoong, yung nilalagay sa mga bute. Mayroon ganun. Bagoong talaba? Talaba. Yes. Uy! Nakaiba yun ah. Pero isang uri. Ibang uri yan na ano, yung mga local or natives na talaba yung ginagawa namin na ganyan, na yung hindi lumalaki, yung tawag namin dyan sisi, or yung native talaba. So hindi naman siya lumalaki tulad ng talaba, umabot ng 3 to 4 inches hanggang 5. So ang pinakamalaki lang talaga sa kanya ay mga 2 inches. So yun ang ginagawa namin bagoong. Kasi kumakapit din yan doon sa gilid ng area sa gardening. So kasama yan si na-harvest para wag sila magiging ano doon sa pagkain ng talaba, magiging kaagaw. Opo. Kadodoy, babalik ako dun sa tinatanggalan na ng shell. Paano natin yung napapanatiling fresh at safe sa pagkain? May dalawang uri kami. Na tinatagal nun? May dalawang uri kami dyan na ginagawa. Una, pagkatapos naming kunin doon sa gardening, binubuksan ka agad ng kutsilyo, tinatanggal. Tapos habang tinatanggal yan, so binababa dyan sa doon sa may ice na tubig o malamig na tubig na tabang, para matagal yung freshness niya. Pangalawa, ay in-half-cook namin. Pag-init ng tubig, tapos ilalagay doon at bumubuka, tinatanggal yung laman, saka yun ginagawang bagoong. Para po hindi siya masira agad, ma-preserve natin. Yes, yes. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang gawing bagoong ang talaba. Ayan. Hindi kasi namin yan, sa iba kasi kilala. Kaya Dodoy, bago tayo magtapos, ano po ang advice nyo sa mga kababayan natin na gusto ding sumubok po sa pagkakaroon ng talaba farm? Panawagan natin sa ating mga kababayan, lalo na yung nakatira sa mga baybaying lugar natin sa Pilipinas, na ang pagtatanim po ng talaba ay isa sa mga magandang kabuhayan pag ang yung lugar natin ay tama at akma sa pagtatanim ng talaba. Ang gagawin lang po natin ay lumapit po tayo sa ating kinaupulan, doon sa ating local government unit, doon sa office of the agriculture or sa BIFAR, para magtanong-tanong ano yung mga kailangan nating mga materialis o kaalaman para sa pagtatanim ng talaba. Dahil sa panahon natin ngayon, hindi tayo kailangang magdepende sa panghuhuli ng isda, kundi gumawa tayo ng mga paraan tulad ng mga pag-aalaga ng mga isda kasama ang talaba, para maibsan yung pressure na panghuli natin sa ating karagatan. At yun ang aking mensahe sa ating mga mangingisda, para makatulong sa ating araw-araw na kabuhayan, yung pagtatanim ng talaba. Thank you po, Ka Dodoy. Nako, napakarami na naman namin natutunan mula sa'yo. Thank you po. Agree ako dyan. Meron tayo, nagkakaproblema tayo sa internet, no, pero hindi yun naging hadlang para tuloy-tuloy ang ating pagkwento tungkol po sa talaba nila, Ka Dodoy, doon sa kanilang lugar sa Zamboanga, Sibugay. Sir, maraming salamat po. At nakita nga din natin, no, yung halaga din po talaga ng mangrove, at kinakampanya po natin na muli po tayo magtanim ng mga mangrove sa ating mga lugar. At nakita naman natin yung nagawa ng mangrove sa lugar nila, Sir Ka Dodoy. So yan, hindi lang yung talaba, pero pati po yung pagtatanim po ng mangrove ay kinakampanya po ng ating programa. Maraming salamat po, Sir! Maraming salamat din sa inyong programa sa Agri Ako Dyan, at mabuhay tayong lahat, mabuhay kayo sa mag-agri tayo. Agri Ako Dyan. Yes po. At sa ating mga kababayan, isang kaalaman na naman tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan. Isa nga ang talabasa na katulong sa ating mga kababayan na nangingisda noong pandemic, dahil ito ay napakagandang hanap buhay. Kaya naman, maraming salamat po, Sir Ka Dodoy, sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa talaba. At sana pa tuloy-tuloy nating pangalagaan ang ating kapaligiran, at marami pang pwedeng maitanim na panghanap buhay sa ating mga lugar. Maraming salamat po. Ito ang Agri Ako Dyan. Agri, agri, agri ako dyan.